Welcome back mga kabalanggayan. Dito po tayo sa ating complaint desk section kung saan itong ating kabalanggay na si Mr. Sandy Aguilar noon ay nagtapo ng basura sa kanyang barangay. Hindi po nagtapon sa kung saan-saan, siya po ay nagtapon ng basura sa barangay truck, yung nag-aano ng mga basura, pero siya daw ay namura-mura ng asawa ng kapitan ng lugar na iyon. At nung lumabas yung kapitan, siya po ay pinagsusuntok. At nung pinagsusuntok siya, siya naman ay gustong kumaso o kasuhan ng kapitan. Habang papunta siya ng ospital at nandun na ngayon sa ospital, pinigilan siya ng kapitan na huwag magpa-medical legal. At doon na nga ho nagkagulo. At makikita niyo po sa video ang are. Karapatan, wala kang karapatan. Ba't mo pinagbabawalan yung asawa ko magpa-medical? Kuya, may video ka, kuya. Wala kang karapatan. Karapatan ng asawa ko magpa-medical. Hindi pwede. Bitawan mo yung asawa ko. Lumayo ka na lang, tayo. Bigyan mo siya. Kaya naman po, mga kabarangay, makakasama natin si Mr. Non, ang complainant laban po sa kapitan na yon na nakita nyo po sa video. At nandito po siya sa phone patch interview natin kasama si Yusek Martindino. Mr. Non, Mr. Sandy Non, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Ay, kaharap nyo po, ito, kausap nyo ngayon ang ating Undersecretary for Barangay Affairs. Nais nyo bang ilathala ang nangyari at humingi kayo ng tulong. Pero sandali-sandali lang para mabigyan kayo ng advice at tips ni Yusek Martindino. Opo. Sige po, ikwento nyo kung ano nangyari. Ikwento ko po yung nangyari. Maraming bis ko na po inutusan ang anak ko. Balik-balik po sa barangay. Pagbabalik po, yung basura po, inuwi po dito ng anak ko, naiyak na po. Eh, pumunta po sa barangay, nakataas po yung truck. Nakataas po yung truck. Di, inano ko, pinalampag ko, bakit nakataas to? Sabi, bigla po akong sinugod ng kinakasama po ng kapitan. Kinakasama po. Biglang dinuro po, sumusobra na raw po ako. Sabi, sabi ko, sino ka? Huyo ka? Sabi, pinagmamalasan po nila, asawa raw po siya ng kapitan, yung mga kasamahan niya sa barangay. Nasabihan ko po siya ng hindi maganda dahil sinabihan niya po ng ano rin. Sabi ko, hindi ka naman po asawa ng kapitan. Wala, hindi po kayo ano ng kapitan, asawa. Kaya doon na po siya na galit. Hindi, unang-una, Mr. Noon. Saang barangay ito? Saang bayan? At anong pangalan ni kapitan? Oliver Garcia Aspa po. Okay, sa anong barangay? Wawa 2 po, Rosario, Cavite. Barangay Wawa 2, Rosario, Cavite. Okay, Barangay Wawa 2, Rosario, Cavite. Opo. Ang pangalan ng inyong barangay captain ay si? Oliver Garcia. Garcia. Eh, nakuha mo ba yung pangalan nung unang umaway sa'yo na di umano ay asawa daw niya? Opo, si Regina po. Regina ano? Sinido. Ah, so hindi asawa? Prudente. Hindi po. Oo. Kinakasama po. Allegedly, kinakasama. Naku. Eh, anong papel nito sa barangay? At siya pa po yung unang umaway sa inyo? Opo. Ha? Okay, ganito ha. Magpa-medical ka. Okay? Nakita ko nga, inaharang ka. Pagkatapos, nag-blatter ka ba sa pulis? Opo, sir. O, kunin mo yung blatter sa pulis. Pagkatapos, bigyan mo ako ng kopya para titignan ko, no? Ipasusumpin ako si kapitan. Pasasagutin ko sa reklamo mo. Okay? Pagka hindi ka nasiyahan sa kanyang sagot, kakasuhan natin siya sa Office of the Ombudsman. Okay? Salamat po. Para mabigat ang kaso niya, grave abuse of authority, tapos physical injury, kandakan becoming of an elected barangay official, pagkatapos pati yung ano niya, pati yung sinasabi niyang asawa. Kung sinasabi niyang asawa niya yan, tapos hindi pala,
Eh siyempre, meron na naman pagsisinungaling. So ayan ang magagawin mo, Mr. Noon, ha? Para matulungan kita. Okay? Kailangan ko ang mga dokumento at kung kaya mong makapunta sa office ko para makapag-file ka ng kaso doon. At para malaman din ni Kapitan na nasa akin na at dahil susumpinahan ko yan. Ipasosummons ko yan. Okay? Opo. Thank you po. Maraming salamat po. Oh, sige. Okay, thank you. Maraming salamat, Mr. Noon. Maraming salamat po. Okay, Yusek, alam mo, may follow-up question po ako kasi itong mga so-called public servants, pagka kami tayo po, eh, nangangampanya at humihingi ng boto, eh, kababait natin. Pero pag napaupo na, malalaman mo talaga ang ugali ng tao pag siya'y nakaupo at binigyan mo na ng konting otoridad. Oo. Oh, sige po. Tama ka dyan. Sabi nga, public servant. Tsaka tandaan nyo, again, uulitin ko, Kapitan, kung mapapanood mo to, tignan mo, no, Book 3, Chapter 3, Section 389. Ang nakalagay dyan, as executive, bilang ikaw ang tagapagpaganap ng lahat ng mga batas, dapat ikaw yung nagiging example. You will set example to your constituent. Dahil yung general welfare of your constituent ang nangunguna, hindi yung sarili mo, hindi yung ego mo na nasaktan, di umano, yung iyong allegedly na asawa, yan ang nangyari. Nasaktan mo itong tao na to based dun sa video. Pagkatapos, nagtataka ako, bakit ka nasa loob ng ospital? At inaawat mo na magpa-medical itong complainant. Anong dahilan? Anong iyong magiging sagot? Pero anyway, intayin ko yung complaint ni Mr. Noon at definitely within 72 hours padadalan kita ng subpoena at pag hindi mo nasagot yan, sasamahan ko si Mr. Noon sa Office of the Ombudsman para pailan ka ng katakot-takot na kaso. Ayan po. Okay po. Salamat po. Salamat Yusek. Po, Yusek. So, Yusek, kung meron man po tayong mga kabarangay na kapareho po ng sitwasyon ni Mr. Noon, ang mahalaga pong kunin po nila muna ay medico-legal at pa-blatter po nila. Correct. Basta't kailangan ko ebidensya. Opo. Pagka yung kapitan ang aagaw ng lupa, pumasok doon. Ito yung karamihan ngayon, no? Mm-hmm. Na ginagamit ni kapitan yung kanyang poder para mang-abuso. Para umabuso, ayan na yung ano, ayan na yung ginagamit nga yung kanyang pwesto para manglamang ng kapwa. Para pag nakawan ang ating barangay, lalong-lalo na itong pondo ng barangay. Tapos kamukha nitong yung pananakit. Hindi pwede yan, tatamaan kayo sa ng ano dahil meron tayong tinatawag ngayon na bantay korupsyon dito sa DILG. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Yusek, ngayon naman po, meron po tayong mga ilang kabarangay, mga kawani ng mga barangay at mga ordinaryong mamamayan na nagpadala rin po ng mga katanungan po nila para masagot po ninyo. Magagampanan po natin lahat ang ating mga tungkulin kung ganito pong mga impormasyon po na napupulot po ninyo sa aming show ay masasagot po. Ngayon naman po, Sir Butch. Thank you, SK May. Hindi na tanong sa ukol sa serbisyo ang aming tatalakayin, higit sa lahat ay ang inyong mga reklamo laban sa mga suwail na mga barangay officials. Hindi natin papayagan na sino mang barangay official ay maghari-harian sapagkat sa barangay tayo, may kakampi kayo. Kaya ho, Yusek, ating umpisahan, ay ito na pala ay kay Miss May, sa iyo pala nagpadala yung televiewer natin. Apo. Totoo yan, ano? Kagbuts, no? Sa totoo lang, ngayon, magmula itong taon na ito, itong ating programa, dito makakadinig kayo ng mga reklamo at kung maaari, mapasagot natin, tawagan natin yung inireklamo. Kaya dito lang, kaya na nating resolbahin ang mga kaso, lalo-lalo na yung mga hindi nagbibigay ng certificate to file action in court ng mga barangay captain at mga lupon. Dito, oras na inipit nyo yan, right here and here, tatanungin ko kayo at pag hindi nyo sinagot at hindi nyo inaksyonan agad, may paglalagyan kayo.
Tapos meron pa yung certificate of indigency. May balita ako na naniningil. Hmm. Ang kakapal naman ng hapog nyo. Meron nyo yung certificate of indigency para sa mahihirap yan. Para makakuha sila ng ayuda sa gobyerno. Pagkatapos maniningil kayo, meron kayong ordinansa para maniningil ng certificate of indigency. Ang dami-dami nyo naman na pagkakakitaan sa barangay. Dalo na ngayon, madadagdagan kayo ng 27% dahil sa Mandanas Law. Lalo na pagka nakakita kami ng pang-aabuso ninyo, tandaan nyo yan. Pero siyempre, pagtatanggol ko naman kayo, lalo-lalo na kayo mga kapitan at kagawad, pagka naman kayo ay inaabuso ng inyong city council, ng inyong mga konsyal, vice mayor, mayor, dahil sa politika, ang dami-dami ngayon na nagreklamo sa akin, mga kapitan, kagawad, gumagawa ng paraan ng city council para masuspindi. Teka muna, at saka yung mga DILG namin na nakatalaga, city at saka munisipyo. Pag kayo, nalaman ko na kinakampihan nyo yung mga konsihal at saka vice mayor at saka mayor para sikilin yung mga matitino, mahusay, maaasahan, may malasakit at tapang ng mga barangay captain, barangay kagawad, ako ang makakalaban ninyo, tandaan nyo. Dahil may record tayo sa DILG na ang ginagawa nila ay tama. Sinusunod nila lahat ng mga ipinag-uutos natin. Tapos bigla na lang na pagka na porque hindi kakampi ni mayor, hindi kakampi ni vice mayor at saka ni konsyal, sususpindihin nyo ang ating mga kapitan at ang ating mga kagawad. Hindi ako papayag as Undersecretary for Barangay Affairs. Lahat ng mga tiwali, magnanakaw, abusado na mga barangay official, paparusahan natin dito dahil dun sa bantay korupsyon. Pero pagka naman kayo ay matino, mahusay, maasahan ng mga barangay official, ipagtatanggol ko kayo kung meron namang mga abusado na konsihal, vice mayor at saka mayor. Dahil bilang inyong kinatawan, hindi ako papayag na kayo'y api-apihin dahil lamang sa politika. Magkakabangga-bangga tayo dyan. Yan ang tandaan nyo. Ipaglalaban ko kayo, ipagtatanggol ko kayo. Okay? Okay, Ms. Mai. Okay po, Yusek. Meron po tayong isang katanungan mula po sa Cagayan de Oro, Barangay Mambuaya, kay Kagawad Spark John Macanya po ng Barangay Committee on Finance. Yusek, ano daw po ba ang gagawin niya sa kanilang kapitan at barangay treasurer na tatlong taon nang hindi nagsusumite ng financial report at liquidation report? I-report nyo sa akin. Madalian tayo. Lahat ng mga dokumento mo, i-report mo sa barangay ko, pasusumpin ako yan. Dahil kadalasan, ginagawa ng kapitan at treasurer. Ano yan, magkasabwat, nilalabas nila ang pera ng barangay nang walang alam ang barangay council. Padalin nyo sa agad dyan, pasusumpin ako, pau-audit ko yung barangay nyo at pag nakakita ako ng discrepancy, magreklamo kayo mga kagawad, ireklamo natin sa ombudsman, malversation of public funds, falsification of public documents, at saka incompetence dahil hindi sila nagsasubmit. Malamang yan, meron na yung disallowance sa COA. Kaya pwede na natin sampahan ang kaso yan. Maraming salamat, Yusek. Huling katanungan na lang po, napaka-importante po ito sa ating pong caller at tagapanood. Galing po kay Oxter Magsumading at Barangay SK Chairwoman Tambara Malabang ng Barangay Tambara, Lanao del Sur. Nagkaroon ng administrative case laban kay Kapitan Alan Padate for not releasing the SK funds in 2020 at napatunayang guilty for grave abuse of authority ng Sangguniang Bayan ng Lanao del Sur, ang nasabing kapitan. At may direktiba na i-release na ang SK withheld funds at honoraria ni SK Chairwoman. Subalit hanggang ngayon, Yusek, kahit may decision na, hindi pa ito napapatupad. Yung executory order, humihingi po sila. Pagdala nyo sa akin ang kopya para sulatan ko ang burn, no? Dahil may sarili silang pasulatan ko. At patanong ko kung bakit hindi nila napapatupad. Kagawad, SK, sumulat ka sa akin para ma-actionan natin yan. Thank you po. Okay po, maraming salamat po, Yusek. Mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil sa ating susunod na segment ay mayroon po tayong panauhin na magbabahagi sa atin ng mga mahalagang impormasyon, lalo na sa ating pinagdadaanang pandemya. Dito lang yan, sa Barangay Tayo.